Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po. Happy Sunday sa inyong lahat. And welcome to your Sunday service for this morning. We will talk about a beautiful story, the story of the prodigal son, or the parable of the lost son. So let's open our Bibles to Luke 15, 11 to 32. Let's start. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. And this son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you're always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.'" This is a beautiful story of the parable of the lost son. Pero mas kilala siya sa the prodigal son. Na before, I thought, nakafocus lang siya doon sa bunsong anak, yung story, sa prodigal son. Pero pag binasa natin siya, nang paulit-ulit, ma-highlight, makikita natin na yung nagkukwento is trying to highlight yung karakter ng good father, ng bad son, at ng good son. Pero pag binasa natin siya ulit, makikita natin na yung karakter ng good father, yung bad son na naging good son, at yung good son na naging bad son.
pag binasa natin siya ulit, makikita natin na ito pala yung story ng isang good father at dalawang prodigal sons. So, maganda na paulit-ulit natin na pagbulay-bulay ang salita ng Diyos na hindi natin kunin or take it in as dahil napanood natin sa YouTube, napanood natin sa TV or sa movie or naikwento sa atin. Pero yung mismong salita ng Diyos, basahin natin ng paulit-ulit at makikita natin na may mga mensahe na dapat natin kapulutan ng aral, na dapat natin i-apply. So, I try to list down yung mga bagay na nakita ko, na ni-reveal sa akin ng Diyos, na gusto kong i-share sa ating lahat sa umaga na to. And let's try to identify yung sarili natin doon sa good father, doon sa bunso, at saka doon sa panganay. Tingnan natin. Una ko napansin, yung father, siya yung first generation. Yung dalawang anak, sila yung second generation. Napansin ko na yung second generation ay merong feeling of self-entitled sila. Pangalawa, nakita ko na nagkaroon ng down-the-drain experience yung bunso, yung prodigal son. At naging essential siya na experience para mas maintindihan niya kung nasaan siya, sino siya, at kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Napansin ko rin na isang magandang scenario yung realization niya. Yung hinubad niya yung pride sa puso niya. Yung bang teka lang. Magkaroon nga tayo ng analytical comparison base dun sa buhay ko noon at saka sa buhay ko ngayon. Isa rin sa beautiful scenario, yung napakagandang homecoming ng anak na yung tatay naghihintay. At napansin ko rin, after ng homecoming, may proseso ng restoration. After ng restoration, dun sa storya, makikita mo, merong pouring out of blessings and salvation. After ng blessings and salvation, actually, akala natin, the end, and they live happily ever after. Hindi, kung pabasahin mo mabuti, hindi pa tapos yung storya ng The Parable of the Lost Son. Kasi merong sitwasyon doon na makikita mo na umuwi yung panganay. At doon makikita natin, hinighlight nung writer ng parable, nung nagkukwento ng parable, yung anger, yung envy, yung selfishness, yung greed, no, na pinakita ng panganay na anak. Pero maganda dito, hindi, yung tatay, makikita mo yung karakter niya, yung kind-hearted, yung good-hearted father, ang ginawa niya, nirealign niya yung panganay. Hindi niya tinaboy. Kumbaga, niyakap niya rin at pinagpaliwanagan niya at sinubukan niyang i-realign doon sa kung anong supposedly na dapat meron tayo bilang pamilya. Para sa akin, mas maganda para mas talagang maintindihan natin itong kwentong to. Bukod sa binasa natin, bukod sa nilist down natin kung ano-ano yung pwede natin matutunan dito, subukan nating himay-himayin, pagbulay-bulayan, at intindihin ano ba yung mensahe ng Diyos. So, pamagitan ng parable na to, sa iyo mismo, sa akin mismo, sa ating lahat, paano ba tayo makapag-identify sa parable na to? Subukan natin. Balikan lang natin yung verse 11 and 12. Sabi dito, Jesus continued, "There was a man who had two sons." O, meron isang lalaki na may dalawang anak na lalaki. The younger one said to his father, sabi ng bunso sa kanyang ama, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Sabi ng bunsong anak, "Tay, bigay mo na sa akin yung mana ko ngayon."
No? At ang ginawa ng ama, hinati niya sa dalawa at ibinigay yung mana ng kanyang bunsong anak. Here's the thing, linawin muna natin mabuti. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mana? Una, ang mana, matatanggap mo pagpatay na yung nagpapamana. Dito, hindi naulinaw, buhay pa yung tatay. May karapatan ka bang hingin talaga yung mana ay buhay pa yung tatay? Pangalawa, kailangan natin intindihin na kung ikaw yung tatay, ikaw yung mayaman, meron kang karapatan. Habang buhay ka, nag-asusin mo lahat. Pera mo yun eh. Kayamanan mo yun eh. May karapatan ka na mag-ibigay sa mga anak mo. Pera mo yun eh. Hindi naman kanila yun. Pangatlo, meron kang karapatan na ibigay yan sa charity or bigyan lang ng certain percentage yung panganay, certain percentage yung bunso. Kumbaga, kung anong gustong gawin mo dun sa pera mo, karapatan mo yan. Kasi pera mo yan. Walang karapatan yung dalawa mong anak na hingin yung pera mo. Dahil una-una buhay ka pa. Ngayon, kung sakaling namatay ka, ang sabi ng batas, automatic ka hatiin. Pero walang ganun senaryo. Buhay na buhay yung tatay. So, hindi niya pwedeng hingin. Here's the thing. Kasi nga, merong self-entitlement na feeling itong second generation. No? Meron yung tipong, Mom, I want this. Because, kailangan mo ba yan, anak? No, I just want this. Dad, I want that. Bil mo ako nun. Bil mo ako niyan. Sa totoo lang, tayong mga magulang, kapag palagi natin binibigay yung gusto nila, minsan hindi naman nila kailangan. At madalas, minsan makakasira sa kanila. Eh baka naman, tayo pa yung nagiging dahilan kung bakit naliligaw sila ng landas o nagkakaroon sila ng problema sa eskwela. Sa totoo lang, yung second generation na to, yung bunsong anak, ang konsepto niya, it's about me, and most especially me. Wala namang pinagkaiba sa atin. Tayo mismo naka-experience ng tayo siguro bilang anak. Gusto natin lahat. Lalo na kapag nasa mall tayo, gusto natin lahat. Pero kailangan ba natin? Makakabuti ba sa atin? Isang iniisip lang natin, sarili natin. Imbis na yung anak, iniisip niya na magsilbi siya dun sa kanilang farm. Dapat ang kanyang attitude, parang yung panganay na anak, servanthood. Hindi, selfishness yung kanyang iniisip. Parang tayo, imbis na servanthood sa ating Ama sa Langit, naglilingkod tayo sa kanya. Hindi, anong mapapala ko? Anong kailangan ko? Anong gusto ko? Minsan nga, nag-reflect yung attitude nito pag pumasok tayo sa isang simbahan. Una nating tanong, Lord, mag-join ako sa simbahan na to. Ano ba mapibigay ng simbahan ko na to sa akin? Maganda ba yung kanilang children's school? Maganda ba yung kanilang Sunday class? Maganda ba yung kanilang preaching? Maayos ba yung kanilang mga upuan? Malamig ba yung aircon? Maganda ba yung parking lot? Mabait ba yung pastor? Ako ba dito ay sikat? Ako ba dito ay pupuriin? Ako ba dito ay, kumbaga, may pagpapahalaga ba sa akin dito? It's all about me, and me. It's all about selfishness. How about join a church and ask God, Lord, paano ba ako magsisilbi sa iyo sa pamamagitan ng simbahan na to? Paano ba ako magagamit sa iyong kaluwalhatian, sa iyong glory, sa pamamagitan ng simbahan na to? Pabalik tayo din sa kwento ng bunsong anak. It's all about me. This is a picture of rebellion. A picture of rebellion against God. It's a picture of rebellion against the authority of God. No, kasi nag-rebel siya sa tatay niya. Hinihingi niya yung kanyang mana. Minsan ganun tayo. Pwede tayo makapag-identify. Nag-rebel tayo sa Diyos. Minsan, tayo mismo, hindi natin alam ang dahilan. Alam kasi natin, mahal niya tayo. Gusto lang natin magrebelde. Kasi,
gusto natin unahin yung kapakanan ng kagustuhan ng katawan natin. Alam niyo, the most stupid thing for us to do, no, is to disconnect from our power source. Parang isang laptop na nagyayabang na, sige, hindi ko na kailangan ng wall socket. I can live by myself. At yun, pag ginamit ka ng amo, mananood lang ng isang Netflix, ubos ang iyong power charge. Sigurado ko, para maging magkaroon ka ng silbi ulit bilang laptop, hahanap at hahanap ka ng wall socket. Hahanap at hahanap ka ng power source. Kailangan mo yan. No, kumbaga, hindi ka po pwede na mag-exist ng walang power source. Ganun din yung bata. No? Ang power source niya, yung kapangyarihan, yung kayamanan, yung kabaitan ng kanyang ama. Pero dumi-disconnect siya. Ang ginawa niya, kumuha siya ng konting power and then nagpakalay-layo. Yun lang. Tingnan natin kung ano mangyayari sa sunod. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. No? Pagkatapos nun, ang ginawa ng bunso, kinuha niya lahat ng kanyang kayamanan, yung 50%, nagpakalayo-layo sa isang malayong bayan, sa isang malayong bansa. At doon, inubos niya lahat ng kayamanan na hindi kanya. Kayamanan ng tatay niya sa wild living. Ibig sabihin, party-party every night. Sugal, alak, babae, lahat ng klase ng pagpapaligaya sa sarili niya, ginawa niya. Now, after he had spent everything, natapos, naubos lahat ng kanya, naubos siya na lahat, nagastos yung kanyang, yung kayamanan ng tatay niya, yun, nag-hit yung isang matinding taggutom doon sa bayan na yun. At nagsimula siya na maka-experience na meron pala siyang mga pangangailangan. Nararanasan niya na na-out of charge na siya, na lobat, na disconnect sa power source. Sabi dito, set off for a distant country. Nagpakalayo-layo. Minsan, if we will try to identify ourselves sa story ng prodigal son, hindi ba tayo? Diba? Kapag gusto sundin natin yung layo natin sa katawan, ang una-una natin ginagawa is we distance ourselves from the Lord. No? Don't you bother there, my Lord. No, I will satisfy all I want. Here's the thing. Try to satisfy all you want and it will lead you. Everything will lead you to the destruction. Alam niyo, meron tayong experience sa buhay na, Lord, lalayo ako sa iyo kasi dito muna ako. Magkakasala muna ako. Yung iba, deliberately, no? Lalayo sa simbahan, lalayo sa pastor, lalayo sa mga kaapwa niya ka-Kristiyano, lalayo sa, alam mo yun, and iba nga, magdi-declare pa na atheist daw sila. Hindi daw sila naniniwala sa Diyos. Don't you bother me. So they will distance themselves from the Lord. At isa satisfy ang kanilang sarili. Lord, dyan ka muna kasi hindi ko kayang bitawan tong relationship na to. Alam ko bawal, pero hindi ko pa siya kayang iwan. Nakapag-identify ba tayo? Lord, dyan ka muna. Hindi ko pa kayang bitawan tong drug addiction na to. Alam kong bawal, pero distansya ka muna. Distansya ka lang. Ayoko may mag-remind sa akin about spirituality. Ayoko may mag-remind sa akin about Diyos. Ayoko na, you will try to change my heart dahil masaya ako sa ginagawa ko. Diyan ka muna kasi masaya ako sa pagsusugal ko. Diyan ka muna, Lord, masaya ako kasi malaki na kukurakot ko dito. Lord, diyan ka muna kasi, alam mo naman, mahirap magpatawad. Sinaktan niya ako. Kaya diyan ka muna. Lord,
dyan ka muna kasi magpapayaman muna ako. Pag mayaman na ako, saka ako maglilingkod sa Lord, dyan ka muna. Kasi hindi ko kaya na ma-imagine na ubusin ko yung panahon ko, yung effort ko, yung pera ko, para saan? Para lang maglingkod sa'yo. Diyan ka muna. Kasi boring yun eh. Diyan ka muna. Distansya lang, Lord. I will satisfy all I want. But here's the thing. Everything will lead to destruction. Sabi doon, there he squandered his wealth and living. Huwag natin ubusin kung anong meron tayo sa walang kapararakan, sa walang kwentang pamumuhay. Tandaan natin, lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Ang kakayahan kumita sa pera, galing sa Panginoon. Kung meron kang malakas sa pangangatawan, galing sa Panginoon. Kung meron kang talino, kung meron kang wisdom, kung meron kang gift, meron kang talent, ano pa man yan, galing sa Panginoon. In verse 15, sabi doon, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So ginawa niya, nagpaalila siya doon sa isang nakatira doon sa bayan na yon at pinadala siya doon sa may field na kung saan ay mag-aalaga siya ng baboy, magpapakain siya ng baboy. At dumating sa pagkakataon na pati yung pagkain ng baboy sa paningin niya, napakasarap na. Dumating sa pagkakataon na humingi na siya ng pagkain ng baboy para makain niya. Pero wala, kahit pagkain ng baboy, walang nagbigay sa kanya. Ito na yung tinatawag na down the drain experience. Ito na yung boom, sad-sad ka na. Ito na yung, grabe ha, nakakaya na yun ha. From napaka wealthy mo, party-party ka every night, hanggang sa ubus na ubus na ubus ka na. Na pati pagkain ng baboy, kakainin mo na. That's humiliating. Down the drain experience. Pero alam mo, crossroad yan eh. Kung ikaw, nasa down the drain experience ngayon, sad-sad na sad-sad ka na. Crossroad yan, sangang daan yan. Yung isang daan, nagsasabi na, well, keep it up. Di bali ng magutom, di bali ng mamatay, di bali ng magkaroon ng self-destruction, hindi ka naman mapapaya. Buo pa rin yung pride mo. Or sa kabilang daan, ang sabi naman, ay mahirap naman na manatili sa ganitong sitwasyon. Di bali ng mapaya, meron namang restoration. May babalik naman ako sa dati. Sa ngandaan yan, it's a crossroad. Kung dumadaan ka sa down the drain experience na yan, you need wisdom to make a wise choice. Kung ako sa'yo, gayahin mo itong prodigal son na to. For the first time, pwede natin siya kangaan. Bakit? Ano nangyari? Alam nyo, kailangan nating intindihin, no, na ang kasalanan, lagi may katumbas na consequence. Itong bata na to, itong bunsong anak, naka-experience siya ng lowest of the lowest experience. Sad-sad na siya. No? So meron siyang choice. It's either he surrender himself to his father or he dies. As simple as that. Tayo, spiritually, either we surrender ourselves to God or we die. Kaya yung iba, nagsisuicide na lang. Yung iba, self-destruya mo na eh. Total, napariwara na ako. Di dire-diretso na. Bahala na si Batman. O niyang ginagamit yung salitang bahala na si Batman dahil si Batman hindi nag-exist.
si Batman ay katang isip lamang. Dapat, bahala ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo, mautak din tong bata na to. Bahala yung tatay ko sa akin. Hindi ko na kaya eh. Kailangan ko ng power source. Nandahil sa pride, madami naghihirap. Imbis na bumalik sila dun sa lugar nila, nakakayaan naman. Kahayaan na to. Baka ano na lang sabihin ng kapitbahay. Anong sabihin ng kapitbahay? Ano ba pakailam ng kapitbahay sa'yo? Ito, ang harsh truth. Kaya maganda ang buhay mo, or bakit ang buhay mo, may masasabi ang kapitbahay sa'yo. Ba't may itinihin sabihin ng kapitbahay? Imagine mo kung bata na to, ano na lang sabihin ng mga kapitbahay, ng mga friends ko? Ano na lang sasabihin ng mga katulong namin? Kung pride ang mangingibabaw sa'yo, it's either you go suicide or you experience my self-destruction. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against you. I have sinned against heaven and against you.'" No? At nung nagkaroon siya ng ulirat, pag-isip-isip niya, teka, mabuti pa yung mga katulong ng tatay ko. Sobra-sobra yung kinakain. Samantalang ako namamatay dito sa gutom. Aba, ako ay magbabalik sa tatay ko. Sabihin ko sa tatay, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa iyo. I am no longer worthy to be called your son. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin na anak mo. Make me like one of your hired servants. Kung yung dalama ko sa mga katulong mo. So he got up and went to his father. At tumayo siya. Bumalik siya sa kanyang ama. Yung decision na yun, na tumayo. Yung point na, teka, mali ito eh. May nangyayari hindi maganda. Yun na yung point of realization. Kapatid, ikaw ba? After mo ma-experience na sundin yung sarili mo, yung selfishness mo, iniwan mo yung tatay mo sa langit, dumistansya ka sa kanya para pagbigyan yung layaw ng katawan mo. Tumating ka sa punto na, teka lang, down the drain experience ito. At ngayon, nasa realization ka na. Maaari na habang nakikinig ka dito, napapanood mo ito, nare-realize mo, teka, eto ako ha, nakapag-identify ako dito sa bunsong anak na to. Bakit ko ba ginagawa sa sarili ko to? Simple lang naman eh. Nag-analytical comparison lang tong bata na to. I'm starving physically. Simple lang, bumalik lang ako dun sa power source ko. Kakain na ako. Kahit hindi na ako maging anak ulit. Kahit servant na eh, kakain na ako. Tingnan natin siya in a spiritual realm. You're starving, not just physically. Maraming iba naman, hindi. Maraming marami kang pagkain. Pero you're starving emotionally. You're starving mentally. You're starving spiritually. Only your Father in heaven can give you the comfort that you need. Imagine, meron siya mga servants, no? Tawag dito angels. And they're with the Father in heaven. And they're okay. They are with God. Parang sabi mo, Lord, kahit na hindi mo na ako gawing anak, kahit na hindi mo na ako gawing takapagmana. Kasi nakalagay sa Bible yun eh. No, you will be heirs to the King. No? Magiging takapagmana ka. Okay? Yung angel, mag-rule over them sa kanila. Kumbaga, sabi mo, angel na lang ako, Lord. Angel na lang. Basta nasa tabi mo ako. Here's the thing. Yung mga servants na yon, magre-rejoice yun kung babalik ka sa kanila. Angels will rejoice kung babalik ka sa Panginoon. Alam niyo, kailangan natin maintindihan na ang buhay hindi patungkol sa pa-victim-victim. Iwasan natin na laging we're playing na victim ako eh, victim ako.
bakit ka magpapa-victim? Pwede ka na maging victor. Pwede ka naman lumapit sa Diyos. Pwede ka naman humingi ng tawad. Anytime. Anywhere. Sabi sa kwento, but while he was still a long way off. Ito, ang ganda ng sinari na ito eh. Nakakaiyak. No? Kasi his father saw him and was filled with compassion for him. Ba? Habang malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya. At punong-puno ng awa sa kanya. And he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Tinakbo niya yung anak niya, niyakap niya, at hinagkan niya. Imagine, while he was still a long way off, sabi dito, malayo yung bata. Okay? Bakit nakikita ng tatay? Ibig sabihin, naghihintay yung tatay. Lagi nakatangot, lagi nakatingin sa malayo. Na umaasa na bumalik yung kanyang anak. Alam niyo, ganyan yung puso ng Ama natin sa langit. Naghihintay siya sa iyo araw-araw. Nakatanghod, nakatanaw, nakatingin sa malayo na nagpapakasakali na you come to your realization na kailangan mo siya at kailangan mong bumalik sa kanya. And he's willing to throw his arms around you and kiss you and welcome you back. Yan yung homecoming experience eh. Ikaw, gusto mo ba ng homecoming experience? O maaaring iba sa'yo nakapag-identify? Kasi you had a homecoming experience with God. Ako, nagkaroon ako ng homecoming experience sa Panginoon. Lagi akong umaattend ng isang Bible study group sa office, ng guidance office, na sa school. Kung saan ako nag-aaral at fourth year college ako noon, graduating. No? Every day, ini-ignore ko yung Bible study group na yun kasi I don't feel like I need Bible sa buhay ko. Yung professor ko, binigyan ako ng book of John, maliit, booklet siya. And isang araw, hindi ko alam, lahat pala nandidinig ko sa Bible study group na yun, kahit na ini-ignore ko, tumatanim sa puso ko. Nabubuo yung faith. Ay, hindi ko alam. Isang araw, for some reason, brown out. Ayun yung panahon. Everyday brown out. Early 90s yun. And then, doon sa boarding house sa Sampaloc, ako lang mag-isa. Doon sa boarding house, yun, walang tao. Mainit, tanghali, brown out. Wala akong pasok sa school. Wala akong pasok sa trabaho. Nakahiga lang ako doon. Wala akong magawa. Walang electric fan. Mainit. Pinuksan ko lahat ng pintana. For some reason, wala akong mapuntahan. Wala akong makausap. Para ba ako nakalock sa isang lugar na pwede naman ako umalis, hindi ako makaalis. And then, yung tinapon ko na booklet sa ilalim ng aking bed, nakita ko, because of boredom, binasa ko. Chapter 1, hanggang sa natapos ko yung booklet na yun. Yung buong book of John, one reading, natapos ko. I just found myself after realizing. Sabi ko, ano ba tong Diyos na to na willing magpakamatay para sa akin? Antindi ng pagmamahal na to. Doon ko naintindahan na I loved him because he first loved me. Yun na yung homecoming experience ko. For some reason, I found myself kneeling doon sa bed ko, crying and asking God for forgiveness. From there on, binago ng Diyos yung buhay ko. From there on, nagkaroon ako panibagong pananaw. From there on, nandun pa rin ako sa magulong mundo, pero may kapayapaan sa puso ko. Bakit di mo subukan yung homecoming experience? Alam nyo, yung tatay is patiently, daily waiting for his son. No? Ganun yung tatay natin sa langit. Patiently waiting for us. In fact, Jesus is interceding for us. Para sa atin. Kasi may free will tayo na nagpe-play out eh. Pag ginamit natin ng tama yung free will, obedience ang tawag. Na faith
In-exercise mo yung grace ng Panginoon. Nandun yung hope. Nandun yung gladness. Nandun yung joy. Pag in-exercise natin yung dark side ng free will, ayun na. Nandun na yung destruction. Imagine mo yung tatay filled with love and gladness. Miss na yung anak niya. No question asked. Alam mo, ganun din eh. Yung tatay natin sa langit, miss na miss ka na rin. Papa nagpe-pray ka, no question asked. Come. Yakapin ka niya. Halikan ka niya. Ramdam na ramdam ko yung yakap ng Diyos ng tanghali niya. Hindi physically, pero ramdam na ramdam ko. Yung hulas ng pagpapatawad niya sa akin na you're forgiven. Come. Now on, you will live a beautiful life with me. In verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against thee. I'm no longer worthy to be called your son. Sabi ng tatay niya. Sabi ng anak, hindi na ako karapat-dapat. Tawagin mo, anak. Nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa... Sabi ng tatay, let's start the restoration process. I will restore you. Paano niya ni-restore yung anak niya? Tingnan natin. It's not it. Finished speaking, he was interrupted. Angels are rejoicing. Kasi dito sa scenario, parang kunyari, ang nagpipicture out na yung mga angel, yung mga servants eh. No, kasi inutusan ng tatay na magkaroon ng celebration, magkaroon ng feast. So, they are rejoicing. Siyempre, kung ikaw naman, yung servant. Sabi nga sa Tagalog, malalangisan na naman ang iyong uso. Meron mo, may litsyong baka. O, di masaya ka. Masaya sila kasi bumalik na nga yung kanilang ano, yung anak ng amo nila. Di ba? Pero tingnan nyo. Sabi dito, but the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Now, sabi niya sa kanya mga katulang, ilabas niya yung pinakamagandang damit, isuot niya sa kanya. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Lagyan niya ng singsing, ibalik niya yung singsing niya. Pagkatapos, lagyan niya ng magandang sapin sa paa. Bring the fattened calf and kill it. Ilabas yung pinakamataba na baka at maglitsong baka tayo. No? Alam niyo, pagka, lalo na sa kulturang Pinoy, pagka may litsyon, sigurado, in grande. Sigurado, feasting mo. Let's have a feast and celebrate. Magpiesta tayo, magpakasaya. Sabi niya, for this son of mine was dead, at ito, patay na. And now, is alive again, at nabuhay muli. More like an experience, right? He was lost and is found. Nawawala ito dati. Ngayon, natagpuan ko na. So they began to celebrate. Grabe, after ng restoration, blessings and salvation for now. Diba? Anong ibig sabihin ng blessings and salvation for now? Imagine mo. Kailan nyo, I'm sure, yung itsura ng anak na yun, pagbalik niya, ay gula-gulanit yung damit. Ikaw pa naman, magpakain. Malamang yung magagandang damit niya, pinenta niya na. Pinenta niya at kung ano na lang yung maisuot niya. Pero sabi ng tatay, palitan niyo yung damit, bigyan niyo ng pinakamagandang damit. Bigyan niyo ng signature clothes to mga to. Pasuotin niyo ng magagandang magagarang may tatak. Balik niyo yung ring. Kasi yung robe kasi, alam naman natin na it represents yung pananamit. It represents kung gaano kakawerte. Kahit naman sa ngayon. Kaya, uy, nakaganito siya. Yayamanin. Di ba? So, yung ring naman, it represents authority. So, binalik yung wealth. Binalik din yung authority. Yung ring kasi, noong araw, kapag pipirma ka, ang tawag signet ring. No? Pag pipirma ka, ilulubog mo dun sa parang kandila, yung ring mo. Tapos, itatatak mo dun sa document. Pagka yun, itinatak mo, ibig sabihin yun, good to go yun. Ibig sabihin, pwede kang bumili, pwede kang magbayad, pwede kang makipag-transact. So, ibig sabihin, nung binalik yung ring, ibinalik yung authority sa kanya na mayaman ka ulit. Mayroon ka ulit kapangyarihan sa asyenda na to. So, gano'n, no? Signet ring. Kaya nga yung word na signature, galing na sa signet. Baga, yun na. Authority. Kaya tandaan natin yung binigay kay Joseph, the dreamer, no?
nung pero. Ganyan din, robe, ring, di ba? Binigyan siya ng authority, binigyan siya ng wealth. No? Binigyan din siya ng protection. Binigyan siya ng bagong sandals na protection sa kanyang paa. Hindi lang yun, nagpatay pa ng nagpalit yung baka pa si daddy. Na it talks about prosperity. Di ba? Kumbaga, pinalik. Dati gutom ka, ngayon busog ka na ulit. Here's the thing. Kayang ibalik lahat ng Panginoon nang nawala sa iyo. Paano kung paano niya ibinalik lahat ng nawala kay Job, so the dreamer. Kung paano niya binalik lahat ng nawala kay Job, kaya niyang ibalik lahat yan. Nang higit pa kung saan ang meron ka. Nawalan ka ng kapayapaan, kaya niyang ibalik yan. Nawalan ka ng kasiguraduhan, kaya niyang ibalik yan. Nawalan ka ng mga bagay na dapat para sa iyo. Nawalan ka ng pagmamahal, kaya niyang ibalik yan. Kasi mayroong prinsipyo na tinuturo sa Bible, in Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness. And all these things will be added unto you. Isa sa kahanga-hanga na ginawa ng bata before he seek other things, hinanap niya yung tatay niya ulit. Kung ganun lang yung magiging attitude natin, hanapin natin yung tatay natin. Sigurado. Sigurado ako. Meanwhile, the older son was in the field. O, akala natin tapos na yung story ng prodigal son. Pero hindi na, nakakalimutan natin basahin na may karugtong patong kwento na to. Patungkol naman dun sa older son. No? When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, what was going on? Your brother has come, sabi niya. And your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Bumalik ng kapatid mo. Matiwasay. At safe siya. Ito na. Nag-set in na. Yung anger, galit, yung envy, yung inggit, yung selfishness. From servanthood, okay na sana. Nagsiserve siya sa tatay niya. Naging selfishness. Naging greedy, naging ganid. Ikaw na nakakilala sa Diyos. Ikaw na may relasyon sa Diyos. Ikaw na hindi ka naman umalis ng simbahan, hindi ka umalis ng faith mo. Pero natutuwa ka ba? Na kapag ka meron kapatid mo na bumalik sa pananampalataya, natutuwa ka ba na may bago na dumating sa simbahan? O naiinis ka na, teka, parking spot ko yan, sino nagpark dyan? Every Sunday, dyan ako eh. Kabago-bago na ito, dyan siya magpapark, sino ba yan? Teka, dyan ako nakaupo every Sunday. Bakit nakaupo yun dyan? Sino ba yan? Bakit kasi atin pa ng church dito yan? Ba't ba inimbita ng pastor dito yan? Alam niya, the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered this, Father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Parang, hey Lord, every Sunday nandito ako. Faithful ako sa iyo, nagtatides ako. Pagkatapos eh, ang dami kong prayer sa iyo, hindi mo pinapakinggan eh. Ito isang prayer lang, pinabalik mo kagad sa simbahan. Imbis na sabihin ko dyan, welcome back, sabihin ko dyan, why come back? Why come back? Pero sabi ng tatay, ito yung point of realignment. Look, all these years, I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Nainis na inis yung panganay na anak. Sabi ng tatay, sabi ng anak, but when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you will kill the fattened calf for him? We need to check our heart. Ano ba motibo natin? Bakit ba tayo nagsisilbi sa Diyos? Bakit ba tayo nag-stay sa faith natin? Ano ba motibo natin? Ano ba motibo ng panganay na yun? Ako, ginawa niya na yung 50%. Siyempre, dapat yung 50% sa akin. E bumalik.
eh di mapupunta na naman sa kanya yung 25%, 25% na lang, 75% na sa kanya. Is it all about greed? Is it all about selfishness? Tingnan natin sa spiritual realm. Why are we not inviting people to the church? May attitude ba tayo na older brother? Ako eh, wag na. Baka naman maborn again pa yan pag inimbita ko yan. Bakit napaka-exclusive natin minsan sa church? Bakit tayo-tayo lang? Bakit ayaw natin na parang may papasok sa grupo natin? Bakit hindi tayo welcoming? Bakit parang ayaw natin i-share si Lord sa iba? Bakit parang minsan parang nagkasabihan na busy tayo sa kingdom pero hindi naman natin kilala yung king? Busy sa farm yung older brother pero hindi naman kilala yung tatay niya kung gaano ka-forgiving, kung gaano ka-loving. Pero ang maganda sa ginawa ng tatay niya, no? Nirealign siya. Niyakap din siya eh. Ang maganda sabi niya, "You're always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. And he was lost and now he is found." Ganda talaga ng puso ng tatay na to. No? Talagang yung tatay natin sa langit. Kahit na ang kukulit natin. Kaya minsan iniisip ko yan, ang title nito hindi dapat The Prodigal Son. Eh. Dapat The Prodigal Sons. Kasi kahit yung panganay, may masamang ugali. Alam nyo, ang maganda sa Panginoon, na-expose na yung ugali natin, hindi maganda. At ang maganda dun, after niyang expose yung ugali natin, hindi maganda. Laki siyang handa magpatawad. May magandang song ako na napakikinggan dati. Na sabi dito sa song ito, "In your presence, that's where I am strong. In your presence, O Lord, my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace in the cleft of the rock, in your presence, O God." No? Ang ganda ng lyrics ng song. It talks about a beautiful heart ng tatay natin na willing magpatawad at kalimutan ng lahat at yakapin tayo. Kapatid, kung ikaw eh tipong nakapag-identify doon sa younger son, this is the appointed time of God to embrace you, to kiss you, and to welcome you back. As long as you will accept Him as your personal Lord and Savior. If ikaw naman nakapag-identify doon sa kuya, sa older son, at you've been a Christian for a long time, pero you feel like you need to rededicate yourself to God, this is the perfect time. God is calling you. He wants a realignment to you. Now He wants to make a realignment sa you. Now is the time. Now is the perfect appointed time. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful morning, for your message. Thank you, Lord God, that I can identify myself as the younger son, the prodigal son. And I ask for forgiveness and I accept you as my personal Lord and Savior. Make me new again, Lord. Cleanse me. Wash away my sins. Bless me. Restore me. Lord, I also identify myself as the older son. Make this realignment, Lord God. I want to rededicate myself again to you, to serve you, to love the people that you love, to love the lost people that you love, and make me a servant again, Lord God. Bless your people, Lord God. I pray, Lord, that you blessed their hearts, bless their ears as they hear this message. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Happy Sunday. Have a great day with your family. God bless.